everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, for today's video po, ang ating content ngayon ay ang Quadcom hearing po ulit. Ang pagbabalik ng pang-8 na po ng pang-8 joint hearing ng Quadcom guys. At eto nga, si Kerwin Espinosa po ay humarap na sa Quadcom. At eto nga ang nangyari guys. Grabe, naiyak ako. Bakit ganun? Nagpapayak talaga itong Quadcom. Si Congressman Jinky Loestro, siya po yung sobra pong naiyak si Kerwin Espinosa sa kanya pong tanong. At kahit po yung anak nakasama, anak ba yun o kapatid? Di ko po sure kung kapatid siya o anak niya, na naiyak din po. Sobrang grabe, kinikilabutan ako. Ang bigat sa dibdib yung makita mo na may nagtitestimony na ano, yung tungkol sa nangyaring karumal-dumal. Dahil alam nyo na yung sa maling ano nga ng AJK. At syempre, ang mas masakit ay pamilya niya. Tatay niya mismo yung pinaslang. So, ayun guys. Masyado akong naging emotional din kanina at ako ay naiyak. So, alam nyo guys, dito sa napanood kong ito, i-share ko lang po sa inyo ah. Kasi nung nakaraan po na hearing ng Senado na si Bato de la Rosa ay pinipilit niya pong paaminin si Mary Ann Maslog na ang Malacanang daw po, mayroon daw siyang nakuhang impormasyon na isang tao sa Malacanang nagbigay po sa kanya na ito daw pong si Mary Ann Maslog ay pinapunta ng Malacanang sa Indonesia para daw po kausapin si Alice ko at papirmahin sa isang dokumento po na yung dokumento na yon ay naglalaman po ng malalaking tao sa likod ng pogo na ang nakalagay daw po doon ay si former President Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, at may isa pa pong kernel na hindi ko matanda kung ano yung pangalan ng kernel na yon or general, na yun daw po ay isulat daw, isama daw ni Alice Go doon sa malalaking tao na nasa likod po ng pogo. Yun ay sinabi ni Bato. Na ngayon, hindi naman po inamin ni Mary Ann Maslog kasi nga, hindi naman po totoo. Kumbaga, haka-haka lang ito ni Bato. At eto na nga guys, yung sa napanood ko po ngayon na hearing dito sa Quadcom na sinabi po ni Kerwin Espinosa na ito pong si Bato ang mahilig pong gumawa ng script. At mahilig pong magsamadawit ng tao at ginagamit niya po yung mga tao na malalaki para idawit po. At yun po ay ginawa ni Kerwin Espinosa noong panahon nang siya ay nahuli, na siya ay kinasuhan at humarap po siya noon sa Senado. Yung mga sinabi po ni Bato, lahat po ay scripted yun at lahat daw po ay hindi totoo. Sinabi lang daw po yun ni Kerwin Espinosa kasi nga siya ay, kumbaga ang buhay niya ay nasa, nasa delikado po ang kanyang buhay. Kaya kahit labag man po sa kanyang kalooban at hindi naman po totoo yung mga salita po na sinabi, itinuro sa kanya ni Bato de la Rosa noong panahon na yun, ay sinabi niya po kahit hindi totoo sa Senado. Yung mga tao po na sinabi niyang idawit, lahat po ay idinawit niya. So ngayon guys, napatunayan po natin sa inyong mga nanonood dyan, at ako napatunayan ko rin po na itong si Bato pala po ang mahilig maggawa ng script at mahilig mandawit ng mga tao na basta alam niyang kalaban niya at kalaban ng gobyerno ng President Duterte noong panahon ng administrasyon ni Duterte. Yun pala po yun. Kaya pala ganun na lang yung pagpapaamin niya kay Mary Ann Maslog na tinakot pa niya, na ipipindaw niya, ganito ganun. Yun pala siya po yung ganun. Kaya ayan guys, sana naman gising na po tayong mga
mga tao, mga mamamayan sa mga pinagagawa po ni Bato. At ngayon nga ay lumalantad na po ang mga katotohanan sa totoong nangyari at mga pangyayari noong panahon ng administrasyon ni Duterte. So kayo na lang guys ang humusga, basta ako po ang masasabi ko. Ito pong si Bato ay mahilig pong lagi po niyang pinagbibintangan ng Malacanang, pinag-iisipan niya ng kung ano-ano, na kesyo gusto silang idawit. Yung pala po ay gawain niya. Si Bato mismo ang may gawain noon. At alam niya yung mga pasikot-sikot kasi nga ginagawa niya. Pero naniniwala po ako hindi po magagawa ng Malacanang yan dahil hindi po ganyan si President Marcos. Kilala po natin si President Marcos. Siya po ay pinaubaya po niya lahat sa batas. Pinaubaya niya po sa Kongreso kung ano po yung mga ebidensya, kung ano po yung mga magpapatunay. Yun po ang kanyang sinusunod at hindi niya po kailangan mag-ano ng mga tao na kailangang idawit. Dahil naman po lalabas din ang totoo. So yun lang guys ang aking masasabi. At ito pong videong ito, sobra po akong naiyak. So panoorin niyo po ang video ito guys. Hindi, parang kanina hindi ko talaga kinaya, sobrang nangingilabot ako, tapos yung luha ko parang na-feel ko siya ba, kasi tatay niya yun eh, yung namatay yung tatay niya, hindi man lang niya po nakita, tapos namatay sa ganung pamamaraan, nakarumal-dumal na ano, yun po yung sobra akong kinilabutan doon. So guys, panoorin niyo po ang video ito. Ipakikita ko po sa inyo, hindi man po ito buo. Ito yung sa pagtatanong lang po ni na Congressman Jinky Luistro sa kanya kung ano yung naramdaman niya at kung ano yung masasabi niya daw sa kanyang tatay na nasa langit na ngayon na nakikinig sa kanya. So panoorin niyo po ang video ito guys. Ang mensahe ko sa daddy ko, di kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa imo pagbanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kanimo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang yung hustisya di mo. Misan tuod sa'yo pagkamatay, wala na talang kita. Antod ka ron. I love you. Okay, love. Sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Before we proceed to the next interpellator, let me acknowledge the presence of Congressman Joboy Aquino, Congresswoman Lianda Bolilla, and Congressman Virgilio S. Lacson. Welcome to the committee hearing of the Quadcom. So the next to interpolate, bago pala muna yan, gusto ko sanang tanungin si Kerwin. Nabanggit mo kasi kanina, Kerwin, merong paring nagkumpisal ka sa pare. No? Alam mo ba kung ano pangalan ng pare? Nakalimutan ko na po. Nakaalala noon si Sir Asierto o si Colonel Pero.
Okay, sige. Salamat, salamat. Okay, the next to interpolate is Congressman Paolo Ortega. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, baka kailangan mo ng ilang minuto pa ng ni Ginoong Espinosa. Okay, pwede. Pwede mamaya, konti. Your Mr. Chair. So, gusto mo mag... Inom muna ng tubig. Oh, sige, please, sige. Okay. A 1 minute suspension. The parliamentary status was before we went on a 1 minute recess. Congressman Paolo Ortega has the floor to interpolate Mr. Espinosa. However, Mr. Espinosa requested the committee to be given time. So ayan guys, to, pati ang mga ibang congress ay nakaiyak sa and be able to answer the questions that will be propounded by the members. So you now have the floor, Congressman Ortega. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Magandang araw po. Magandang araw po, Ginoong Espinosa.